Hello guys, mopay nga agay nga tanan. Nandito na naman tayo sa dagat para manguha ng makakain at para ipakita sa inyo kung ano ang kanilang itsura habang hindi pa natin nagagalaw at kung paano sila mahanap in their natural habitat. Unang-una, meron tayo ditong nakita na octopus. So, ang octopus ay isa sa mga lamang dagat na minsan mahirap makita dahil ang octopus po ay tinaguri ang isa sa mga masters of disguise dahil kaya nilang gayahin kung ano ang kulay at itsura ng kanilang surroundings. Ang nakikita nyo po ngayon ay isang baby octopus. So, maliit pa to. Ang tawag dito sa amin ay tamalao po. Tamala po siya sa waray-waray at gaya ng nakikita nyo, medyo mahina na siya kasi naabutan siya ng low tide. So, ang tinitirahan niya ay nag-dried out yung tubig. Ang nakikita nyo naman po ngayon ay dalawa sa nanganganib na lamang dagat dahil sa climate change. So, ang nakikita nyo po ngayon ay si anemone at ang isang hayop na palaging associated sa kanya ang clownfish o mas kilala natin sa tawag na Nemo dahil sa isang sikat na pelikula. So, yan, tingnan nyo ang clownfish at saka ang anemone. Madami po tayong naririnig na kwento na ang mga sea anemone ay kinukuha ng mga tao kasi pwede daw itong makain ng tao. Kaya lang, huwag na tayong makipagsabayan sa kanila, huwag na natin silang gayahin kasi nga ang mga sea anemone ay unti-unti nang nawawala dahil sa bleaching. Kasi dahil sa sobrang init, sila po ay namamatay dahil sa climate change. Kung sila ay mawawala, kung sila ay kukunin, wala na rin titirahan ang mga clownfish kasi nga ang mga clownfish ay may habitat specificity. Ibig sabihin po, sila po ay nakatira lamang sa mga sea anemone. So, kung mawawala ang mga sea anemone, unti-unti rin mawawala ang mga clownfish. So, hindi na natin maipapakita ang clownfish sa mga darating na henerasyon. Isa po sa pinaka-abundant o pinakamaraming klase ng lamang dagat na makikita dito sa amin ay ang sea urchin or tayom. Pero, may pero po tayo. Kahit nagkalat lang to dito sa amin, wala pa akong naririnig o nakikita na nangunguha o kumakain ito dito sa amin. So, maaaring hindi ito ang ori ng sea urchin na kinakain or edible. Please comment down below po kung ito po ay kinakain sa inyong lugar. Ang nakikita naman po natin ngayon ay isang ori ng edible shellfish na kung tawagin sa amin ay lusob. Isa to sa mga shellfish na may mga pinakanakakatuwang pangalan pag ang mga bata na ang nag-uusap-usap. Kasi yung mga bata, ang tawag nila dito ay electric fan. Opo, electric fan po. So, hindi natin alam kung bakit nila tinawag na electric fan. Ito naman po ay isang klase ng na kung tawagin sa amin ay hulbuton. Opo, hulbuton po ang tawag dito sa amin pero wala pa akong naririnig o nakikita na kumakain ng ganitong klase ng sea cucumber. Pero may nangunguha po nito dito sa amin kasi may bumibili nito at binibenta daw sa China o dinadala sa China. Pero dinig ko, mahal daw ang bili nito. Pero iiwan natin to at hindi natin kukunin kasi hindi ko pa nasubukang kumain ito. Ang nakikita naman po ninyo ngayon ay isa sa pinaka-rare na uri ng lamang dagat. Sila po ay mga sirena. Opo, sila ang sirena na palagi kong kasama tuwing ako ay nagpupunta ng dagat. At kung napapansin niyo po, parang hindi na sila nagbibilis kasi yan na lang palagi ang kanilang sinusuot pag kami ay nagpupunta sa dagat. During high tide and most of the days kahit low tide, ang maluwang na brown na bahaging ito ay lagpas tao talaga ang lalim ng tubig. Pero during full moon, nawawalan talaga ng tubig ang bahaging to. Ito naman, ang tawag namin dito ay green turbo. So ito ang pinakamahal sa kanyang ori or grupo. Sa kanyang grupo, meron silang apat na klase. Ang una ay ang tohilon, yung liit. Yung pangalawa ay yung medyo mas malaki kaysa sa tohilon, yung tohilon na pula. At saka ang isa naman ay lukog. Pero ito talaga ang may pinakamahal na
shell noong 80s na nabibili sa 80 pesos per kilo. So ito yung pangalawang klase, ito ang tohilo na pula. Ito naman medyo madami pa to sa panahon ngayon. At nabibili ito noon ng 12 pesos per kilo ang kanyang shells. So dihamak na mas mura siya kaysa doon sa shells ng green turbo. By the way, yung green turbo hindi natin yung kukunin kasi mahirap na talagang mahanap yun ngayon. Paisa-isa na lang, swerte na kung sa ilang oras na paglilibat mo dito sa dagat ay makahanap ka ng isa. Itong kinukuha natin ngayon ay ito pa rin yung tohilo na pula. At syempre kinakain din ang laman nito. Pero sa panahon ngayon wala nang bumibili ng mga shells dito sa amin. Siguro sa ibang lugar ay meron pa. Pero dito wala na talaga, siguro mga ilang taon na din na wala nang naglilibot dito para bumili ng mga shells nito. Ito naman po ay isang klase ng abalone or lapas. Mahal ang laman nito kasi binibenta ito for export from 600 to 1,200 per kilo ang laman. Ito naman po, ang tawag namin dito ay kiray-kiray. Isa po ito sa aking paboritong shellfish kasi maliban pa sa masarap, crunchy ang laman nito kahit na iluto ng matagal. Abundant po ito dito sa amin kaya kukunin natin to for lunch. Ito naman po, ang tawag namin dito ay lusob. Ito yung tinatawag ng mga bata dito na electric fan. So ganyan po siya kung titingnan pag hindi pa pinupulot. Minsan mahirap makita kasi kakulay niya ang kanyang surroundings. Tsaka kung minsan, tinutubuan din ng mga seaweed. Ito naman ay isang klase ng hulalo. Masarap ang laman nito kasi manamis-namis. Kaya lang, iilan na lang ang makikita sa panahong ito kaya hindi na natin to kukunin para dumami sila. Ito naman ay isang klase ng crab pero hindi natin alam kung kinakain to kasi wala pa tayong nakikita na nanguhuli or kumakain ito. Ito yung madalas paglaruan ng mga bata kasi ang cute-cute lang nila tingnan at saka meron siyang malalambot na balahibo na kulay brown. So yan po ang itsura niya. Yan.